Ayan, ngayon nga, ano ba nga i-juice natin ngayon, Wendy? Ang nakikita ko dito, talagang pinilahan to ni Ate Kay kahapon sa ano, sa Robinson's. So, meron tayong mangga. Robinson's pa-sponsor ah. Ay, minention ko, oo nga. Ay, Ate Kay. Meron tayong mangga. Okay. Meron tayong bananas. Mm-hmm. And meron tayong peppermint. Oo, ito po ay peppermint. Hindi to yung katulad ng mint sa chowlong. So, hindi siya pa chowlong. It's, yeah, peppermint. Bali, itong mga mangga na, ang itong manggas na papanahon ngayon at ang banana all year round din naman ito, yes. Murang-mura sa halagang 50 pesos ang mm-hmm. isang tundan per kilo, mabibili yes. nyo. Yung peppermint, hindi ito siya masyadong mura, pero sa isang 50 pesos na isang maliit na plastic box, ganun, plastic tray, 50 pesos siya, pero ilang beses mo siyang magagamit. So, kalahati lang nagamit natin actually. Tsaka ito, at pang mass production nito, yes, pang maramihan. Kung gusto talaga nila nito, pwede kayong bumili sa supermarket and you can mm-hmm. actually replant this. If you wanna have one meron at home, silang nakita pwedeng, ko doon sa pinagbilhan ko kung saan man siya. Meron silang buto. So, kung halimbawa gusto nyo gamitin na itong peppermint na to kasi marami rin siyang good benefits na i-discuss natin habang naghahati-hati yes. kami ni Wendy, i-discuss namin siya sa inyo. Pwede nyo siyang itanim. Ayan. Yes, so, Wendy, na ano, simulan lang natin na pag habang tayo ay nag-chop-chop. Ay, asa? Yung nga. Nasa yung iyong ano, kutsilyo. Ayun, habang nag-chop-chop tayo, i-discuss natin ang mga health benefits na unang-una sa saging tayo pupunta. Mm-hmm. Ano nga ba ang meron sa saging? Bali po pala, yung itsura kaya medyo brown-brown siya kasi prinis ko na to. Usually kapag nag-shake ako or nagbe-blend ng juice, i-freeze ko siya para malamig siya. At saka kasi maganda yung kaya yung pagbibili kayo, yung maitim-itim yung banana, yung maraming dot-dot-dot na maitim. Kaya yung tunda na binibili ko, kasi yun ang mas healthy. Yung maraming dot-dot-dot, hindi yung makinis na puro yellow. Yes. Ayun. Ang banana ay isa siya, mayaman siya sa, alam mo ba na, mayaman siya sa vitamin B6, which is, nagbibigay siya ng 18% to 25% ng daily recommended, depende sa size, daily recommended na vitamin B6 ng ating katawan. Yes, and potassium. And potassium, oo. Yes. At ito nga rin pala ay nagre-relieve yung parang sa mga babae dyan. Kung halimbawa kayo ay merong, ano kasi naranasan ko yun nakarang araw, yung yes. PMS. PMS. Yes, ang banana ay maganda siya sa para i-relieve tayo sa so, PMS. So pagka may meron pala sa mga babae dyan. Naramdaman na gano'n, mm-hmm. pwede silang mag- every gawin month ito, kasi pwede yun nila eh. Itong gawin. Mm-mm. Every month yun. So, bale, maganda siyang gawin. Kainin nyo once, at least once a day yes. yung banana na yan. Ayan. At saka I think maganda rin, Ate Kay, na frinosen mo. Mabalatan ko na lang to, sobrang lambot niya. Oo. Maganda balatan na frinosen mo itong prutas dahil hindi na siya kailangan palagyan ng ice. So, you don't have to add anything at all. Pwede mo siyang inumin as is para lamig makuha na. Mo yung full nutrients. Meron tayong isang kasama dito studio. Favorite niya to pag pupunta kami ng Global mm-hmm. Citizenship Class ng Life College. Pag nasa Vietnam, ito yung inaabangan niya. Sino ba yan? Parang Oseroy Galario yata yung malapit si natin. Kuya Roy? Siya ba si Kuya Roy? Si Kuya Roy. Mahilig inaabangan sa ano. To. Favorite niya to pag pupunta kami ng Vietnam. Yung mga shake na puro prutas, hindi yung marami yung ice. Mas konti yung mas ice kesa sa prutas. Mm. Diba? So, dahil malamig na siya, hindi mo na kailangan lagyan pa ng ice. Mm-hmm. Lahat ng nutrients na nakapack doon, ay na-preserve din. Mo, Kasi yung ating enzyme ay mahilig sa mga malilamig at mainit. Ayan. Pagkatapos, ano nga ba yung mga vitamin ay mga benefits din na makukuha nila sa mangga naman? Ate Kay, sa mangga, alam mo, bago tayo pumunta ng mangga, kasi din ni-research ko talaga ito eh. Ano yung banana ba yan? Ng 11 health benefits ng saging. Saging. Sa, alam mo ba, narinig yun na ito before, di ba? An apple a day keeps the doctors away. Pero sir, in reality, meron tayong local na produce ng banana na mas marami pa yung nutrients na nakapa. Totoo. Yes, di ba? I heard that yung mas marami pang health benefits ang banana, which is very available sa atin all year round sa Pilipinas. Compare sa apple na medyo may available din naman siya pero nga lang mas medyo mahal-mahal kasi isang piraso sometimes 20, sometimes 25 or tatlo isang daan. At least ito yung tundan 50 per kilo lang, 'di ba? Meron yes. ka na. At iba-ibang marami tayong iba-ibang variety dito, Ate. Mm-hmm. Favorite din namin sa bahay yung saba. Yung saba na ginagawang banana cue. Yun yung pahinagin niyo at gawin niyo ring ganto lang, kainin niyo lang siya, sis, parang kinakain niyo siya ng tundan.
Kasi maganda tonda. Siya, patondan. Pandagdag siya ng enzymes ng ating stomach. So sa mga may ulcer dyan, suffering from gastroesophageal reflux disorder, maganda yun, pwedeng-pwede natin siyang gamitin. Pampakapal ng lining ng ating stomach. Oh, tapos alright. Ano pa ba, Wendy? Meron so, sa okay. Banana? Yeah, meron ta. Banana, number one, banana is a superfood. Sabihan natin to. Yeah, bananas have twice as many carbohydrates, five mm-hmm. times as much vitamin A. This is compared to apple. Mm-hmm. Five times as much vitamin A and iron, three times as much phosphorus as apples. Bananas Ooh. Are also rich in potassium, fiber, and natural sugar. So, pagka kumain ka ng banana, you mm-hmm. are you naturally get energized. Diba? So, oo, tama favorite, yan. Ito yung mga inaabangan mo minsan pagka merienda time na. Nagbabaon ako ng saba sa office. Para ano, nakakabusog din siya kasi kaagad, no? And by the way nga pala, tapos sabasa tayo sa banana. Sige, pwede naman tayo lumipat sa mangga habang ginagawa mo yan, Ate Gay. By the way nga pala, ang gagamitin natin, instead usually, di ba kapag nag-shake kayo, water ang ginagamit mm-hmm. natin. Pero this time, gagamitin natin yung isa pa sa mga healthy na inumin, yes. ang buko na napakamura pure din. Pure water. Pure buko juice. Kaya yes. Ito ay alam naman natin na nag-revitalize ng ating pangangatawan. So gagamitin natin siya instead na para mas masarap siya tapos mas healthy pa, 'di ba? Yeah. Ate, magkano nga yung isang buko nung binili ko to sa Talipapa namin, 25 siya per buko. Per so buko, hindi ko alam kung pa yung meron may laman na yun, laman pa po ng meat and free hati, free yes. ano ganyan, lahat ginawa nila. Bali iinumin mo na lang at saka kukudkurin mo na lang yung puti nung ano yes. na yun. Yeah. Napakaganda niyan sa ating katawan, it gives yes. us natural electrolytes. Diba? So, eto na. Abang na yung mga kasama natin na naman sa studio. Oo. Ayan. Yes. Especially malapit yung, na. Especially yung real talk. Ay, by the way nga pala, Wendy, itong ano, peppermint, maganda rin pala to sa ano, sa ating, sa pagkikill ng bacteria sa bibig. Ito yung mga isang health benefits ng peppermint. And also, actually, pwede na itong yain. Mm, kung halimbawa mga magka-date kayo, ganyan, instead of candy Pro na lang. Pro tips ni Ate Kay. Candy na lang, matanga-ta kayo ng mga tatlong piraso nito. Tapos, syempre, iluwanin nyo. O pwede nyo naman lunukin kasi patay na rin naman yung bacteria. Alright. Instead of gum or candy kapag nakikipag-date kayo. Kasi mamaya-maya, medyo ano na yung babalik ulit yung bacteria. Pro tips ni Ate Kay. At least ito, hindi siguradong patay yung bacteria at mabango ang hininga para hindi nakakahiya sa yeah. Make sure lang walang singit-singit na ano. Walang singit-singit na down-down sa ano nyo. Kasi medyo, yun lang, medyo mata-turn off sila kayo. Oh yeah. Bakit so, hindi naman siya umandar, Wendy? Ate, nag-lock ba ng maganda? Tingnan nga natin. Nakalock siya. Ay, hindi siya kasi nakasaksak. Hindi. No, it worked. Ay, ayan. Si Wendy lang. Si Wendy talaga yung amo nito eh. Ayan, naglagan nyata natin ng ano. Dagdagan natin ito. Ng okay. Buko, yes. Parang buko ang ginamit namin. Parang pansin ko tuwing juice up, dumadami yung tao dito sa harapan. Oo, sa harapan. Oo. Naka-social distancing naman po sila. Mga 1 meter apart din. Pero dumadami talaga sila eh. Mm-mm. Ayan. Papahinan natin. Malapit na. At ang nga pala, Wendy, meron ding bukod sa mga pagkain, alam mo ba, meron akong na-discover din nung weekend na bukod sa mga healthy food, na kinakain natin, mm-hmm. meron din ibang mas nagpapatulong na maging maintain na ang ating katawan. Alam mo kung ano yun? Ano yun, Ate Kay? Ang pagiging positive. Oh, yeah. Yes. Definitely. Positive at self-talk. Positively self-talk. Kasi na sabi doon sa Mayo Clinic, nabasa ko siya, sabi sa mga researcher, hindi nila alam, pero yung pagpa-positive talk daw, o yung pagsasalita ng mga magagandang bagay, instead of negative things, ito ay nakaka-help sa ating pag-cope up sa stress level. Yes. And also, it prevents for you to develop cardiovascular diseases. Yes. Sabi ng nanay ko, may tawag siya dyan eh. Kailangan mag-produce ng serotonin yung katawan serotonin. Mo. Oo. Diba? So, pagka meron ka nun, it definitely
gives you boost, mm-hmm. 'di ba? So kailangan maging masaya tayo. Isa sa pinakamasayang tao rin nakilala ko itong pinapabati ni Wendy. Ni ating cameraman si Brian Arenos. Ayan. Na panoorin natin Wendy, mga video-video. Ate Kay, okay ayan. Lang 'yan. Kaya natin 'to. Oo, oh, at saka alam mo 'yun biblical din 'yun kasi sabi 'di ba ni na sabi sa Bible, a joyful heart is a good medicine, mm-hmm. but a crushed spirit dries up bones. At sabi rin sa Bible na whatever is true, whatever is honorable, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, think of such things. So think of those positive things para hindi lang yung body natin ang lumalakas, pati yung spirit natin. Ayan, yes. Di ba? At Wendy, ito yung gusto kong i-invite itong babae na to na palagi siyang nagjo-juice. Nakikita ko yung mga post niya at alam kong healthy-healthy siya. Si Miss Ira Lee Avian. Para naman hindi maging bias, di ba, yung pagjo-judge ng ano. Hindi ba? Ah, sige, ayan. Pasok ka siya. Pasok ka na, Miss Ira. Kailangan hindi bias. Niya to. Oo, para hindi bias. Hindi lang kami lagi ni Wendy yung nagtitikim-tikim. O ba, kasi yan eh, buhat-buhat lang. Oo, ayan. Be the judge. Miss Ira, ano nga pala, share mo naman bakit ka nagjo-juice kasi, ay, balita ko, wala ka ng juice. Wala siyang mic. Guys? Tikman mo na niya kung masarap. Pahingin mo ng mic dyan. Pero at sige, tikman mo na. Kailangan makita natin yung reaction niya. Ano? Ano masasabi? Yung honest judgment. Masarap. Masarap. 1 to 10, it's 10. Wow! Ang pagmamahal ko yan. Oo, so, nakakatawa ng puso. Balik tayo sa tanong mo, no? Na bakit ako nag-juice? Mm-hmm. Kasi, there come a point in my life na sinalenge ako ng leader natin sa church na ako daw ay mag-lose ng weight. So, dati ako ay 76 kilos. At ano, grabe. Okay. So ngayon, grabe. Ako ay nasa, ano na lang, nasa 64. Ayan. Wow, dumagdag ako ng mga isang kilo nitong ECQ. So, yung juicing, ano siya sa akin? It helps me para hindi ako magutuman. Kasi the more that nag-i-intake ako ng mga, kasi pag halimbawa uminom ka ng coffee, mataas yung calories nun eh. Even yung milk, mataas yung calories niya. Acidic, so if acidic pa yon. So I'd rather choose to blend different kind of fruits at saka vegetables to ano, to napal para palitan yung pag-inom ko ng coffee, gatas, Milo. Yes. So lahat ng mga yan, mataas ang sugar at mataas din yung calories. Sometimes yung ano, yung isang, yung akala natin yung frap na ganito kalaki, yung mga milk tea, mga tag-20. Akala natin, yung mga milk tea na mga tag 80 pesos lang, yung mga more. Akala natin walang calories doon, but actually yung ganun kalaki na large, mga large size, it already has mga 200 calories. Oh wow. Compared sa water na zero. O yan. Ganun. Ayun. Now yun, maraming salamat sa pag-share. From mo. Ilan? From ilan natin kaya? Ilan kilos? 76. 64. Oh, wow. Yeah. Almost 10, diba? Dahil sa pagjujuice niya. Yun. Ayun. And Wendy, naubusan naman ang ating time. Hindi na naman natin na kompleto. Ang dami sana natin gusto pa i-discuss. Parang dapat pumunta tayo sa likod ng studio after nito. Takpura natin to. Pero yeah. Ayun. Thank you so much, Ate Ira. Thank you. Ayun. Yeah. Sa yung pagbigyas ngayon. At abangan natin si Ate Ira mamaya. Mamaya, sorry. Mapapakinggan natin sila with Ate Kim. Madalin and of course, with Ate Heather sa ating Real Talk right after this. Mm-hmm. Juice up. So, maraming salamat. And tomorrow, we will prepare something for you. Yes. Kaya namin pinili itong mga local produce natin because this is always very available, at sa market. Pa. Mura pa. At pwedeng-pwede natin siyang mabili anytime. Yes. So kung hindi naman mabili, for sure, marami sa mga bakuran, merong may mga mangga. Mm-mm. Sa bahay saging, nakaraan. Napakadami niyan. Nakapaghalas kami ng saging. Mm-hmm. So kayang-kaya nyo rin po, hindi excuse na wala tayong mabilhan. Mm-mm. Sa labas ngayon, para hindi tayo maging we are healthy. Blessed, yes. With Puerto Princesa na maraming tanim. Yep. At marami tayong nakaharvest. Yes. Ayun po. Salamat ulit. Maraming salamat. May gusto pa pong babatiin. Hi sa lahat ng manonood ngayon. Doon na nanghalikan. Thank you so much for joining us. Yes. Continue to tune in dito sa ating MLF because there's so much more na pwede natin matutunan ngayong araw. Hindi lang matutunan, good vibes, love, chill, yes. And online truth.
face. Yes. We'll see you tomorrow. God bless. God bless you. Bye.